Hey, what's up mga katismoso at katismosa? Welcome again sa aking video. Ay, ang init pa rin kahit gabi-gabi na, no? Kahit kaliligo ko lang. So, ayun mga katismoso at katismosa, kung nababasa nyo sa title ng aking video is, ayun na nga, about nga doon. Ano ba ang paraan para mapansin tayo ng ating mga viewers? So, ano-ano nga ba ito? Meron ako sa inyong anim na ibibigay na tips kung ano-ano ang paraan para mapansin kayo ng inyong mga viewers. So, nagtatanong kayo kung bakit, paano naman yung mga konti lang yung subscriber or else, paano naman yung bago pa lang na gumagawa ng kanilang mga videos. So, for today's videos, mga katismosa at katismosa, magbibigay nga ako sa inyo ng mga ilan lang na na-experience ko or naranasan ko kung bakit napapansin yung aking mga videos. So, ano pang hinihintay natin mga katismosa at katismosa? Kailangan natin simulan at, ayun na nga, gabi na. Anong oras na ba? So, kailangan natin umpisahan dahil gabi na. And umuulan din dito sa bahay. And pagpasensyahan nyo na kung meron kayong echo and kung ano man naririnig nyo sa video na ito. Pagpasensyahan nyo na po, umuulan po sa labas. So, ayun na nga mga katismosa at katismosa. Sisimulan na po natin. So, let's go! So ngayon mga katismosa at katismosa, ano-ano nga ba at tatalakayan natin. Number one is yung entertainment. So ano ba yung entertainment? Yun yung may entertain mo dapat yung mga viewers. Magbigay ka ng paraan para ma-entertain sila at para panoorin lagi ang yung mga videos. And ano-ano ba mga paraan para makapag-entertain ka ng iyong mga viewers? Ipakita mo kung sino ka. Kung masayahing tao ka, ipakita mo, magbigay ka ng kwela. Kumbaga sa niluluto natin, kung paborito mo yung adobo, gusto mo na may twist, mangha, o anumang twist na pwede mong ilagay sa iyong mga videos. So, hindi mo kailangan maging OA para masabi mong entertainment ka. Kailangan is naka-moderate lang yung mga pag-action or naka-moderate lang yung mga galaw or naka-moderate lang. Kailangan nasa gitna ka pa din, naka-level pa rin yung feelings and then yung mentally mo sa paggawa ng mga videos. So ayun, kailangan maging entertainment ka. And of course, mga katismosa at katismosa, every time, ito lang sasabihin nyo sa inyo, every time na mag-upload ka ng videos is kailangan ikaw ang first comment. Yun na nga, kailangan ikaw yung unang first comment. Para yung pag-upload mo ng video is makikita nila, wow, first comment, ibig sabihin, active ka palagi and nakikisalamuha ka sa mga viewers mo. And of course, kung may pagkakataon na magtatanong sila about sa kung paano, ganito, ganyan, kung ano mang itatanong nila at about din sa pag-vlog, of course, sagutin mo. Para naman yung mga viewers mo, hindi nasisin. Kumbaga, para namang crush ka, tapos sinisinzone ka lang. Diba ang sama naman nun? Isisinzone mo yung mga viewers mo feeling famous nagsisimula ka pa lang. So ayun na nga, kailangan maging first comment ka and i-entertain mo yung iyong mga viewers. So hindi ibig sabihin na i-entertain mo yung iyong mga viewers is yung 1,000 comments is re-replyan mo, magko-comment back ka. Huwag naman ganun, chong. Mag-comment ka lang, alam mo na may gusto lang silang malaman about sa'yo. So ayun na, kailangan maging first comment ka sa iyong mga videos. And of course, mga katismosa, titismosas, every time na upload kayo ng mga videos, maliban din doon sa pagko-comment, sa first comment ng iyong mga videos, bigyan mo rin sila ng paraan para naman maramdaman nila yung pagmamahal mo sa mga viewers mo. Magbigay ka ng mga sign. Ayun na nga, sa comment section. Lahat ng mga comment nila, pusuan mo. Hanggat kaya mong pusuan, pusuan mo para naman pagiging as a vlogger is may papakita mo sa kanila na ginagawa mo yon para sa kanila, para sa kaalaman nila at para may maibigay ka na tulong or kaalaman na pwede nilang malaman at ipasa din sa iba. And eto pa mga katismosa at katismosa, isa sa gusto kong mangyari to sa sarili ko na kailangan every time na mag-film ako ng mga videos or every time na mag-upload ako ng mga videos is yung aking pagsasalita is kailangan nakaharap ka sa camera, kailangan ma-motivate mo sila. Motivate your viewers. So ano ba yung i-motivate mo? Magbigay nga ng mga pag-motivate sa kanila na ituloy nila yung gusto nila, ituloy nila yung pangarap, ituloy nila yung pag-film ng videos and makikita nila na isa ka sa hahangaan nila or else isa ka sa dahilan para ipagpatuloy nila yung kanilang ginagawa sa YouTube or yung kanilang pag-vlog. So ayun lang, kailangan
mag-motivate mo yung inyong mga viewers. So ayun mga katismosa, katismosa, number 5 is kailangan maging sincere ka. Kailangan ipakita mo sa viewers mo na obligado, or hindi naman as in obligado, ipakita mo sa mga viewers mo na totoo yung ginagawa mo, totoo yung sarili mo sa pagharap sa camera, sa pag-film ng videos, totoo yung pinapakita mo sa kanila, hindi yun kaplastikan. So ayun, pangit mapakinggan, hindi dapat kaplastikan yung pagharap mo sa camera. Kailangan maging sincere ka sa kanila, kailangan ipakita mo ng buong buo yung mga binibigay mo na kaalaman, hindi ka nagpapanggap. Kailangan ipakita mo na ginagawa mo, hindi lang para sa sarili mo, is para din sa kapakanan ng mga viewers mo. Ayun, so ayun, kailangan maging sincere ka. Last is, kung magawa mo man yung mga ganong tip na ibinigay ko, 1, 2, 3, 4, 5 na nagawa mo man, and kailangan, syempre, mas gawin mo to. Kung ano ito, ito siya. Kailangan maging consistent ka pa rin. Yun nga lagi sinasabi ko, every time na nag-upload ako ng mga videos, is lagi kong sinasabi sa mga viewers ko, sa inyo, ikaw na nanonood, lagi kong sinasabi sa iyo is maging consistent ka. Hindi porket nagawa mo na yung 5 na yon is hayaan mo na lang. Kasi paano mapapanood or paano mahihikayat yung iba pa? Yung iba pa na gustong manood ng mga videos mo, eh, kung yun na lang ang ina-upload mong video na hindi nila pwedeng paulit-ulitin dahil nga nagsasawa na sila. Kailangan niya maging consistent ka pa rin. Kumbaga, mag-upload ka na mag-upload ng video and gumawa ka ng schedule na hindi sila masasawa or else na masasabik sila na hihintayin yung mga videos na ginagawa mo. And ayun na nga, kailangan maging consistent ka. So mga katismosa, katismosa, yun lang ang payo ko sa inyo na dapat niyong gawin. So ayun mga katismosa, katismosa, dito na po natatapos ang video. So hopefully mga katismosa, katismosa, natulungan ko kayo at na motivate ko kayo. Kung ano man yung mga sinabi ko, sana tumatak sa isipan nyo, sa puso nyo, na ipagpatuloy nyo lang yung mga gusto nyo gawin sa buhay, or ipagpatuloy nyo lang kung anong gusto nyo gawin dito sa pag-film ng video or pag-vlog ng inyong mga videos. And hopefully mga katismosa, katismosa, nagustuhan nyo itong video na to, and huwag po sana kayong magsawa na manood na nga kayong mga videos, at mas gagalingan ko po at magbibigay pa po ako ng mga idea or tips or motivational, inspirational video na pwede kong ibigay sa inyo na hanggat kaya ko. And ayun mga katismosa, katismosa, isa lang po akong hihilingin sa inyo mga katismosa, katismosa, kung bago ka lang po sa channel ko or ikaw ay matagal na, thank you na nag-subscribe ka. And of course, kung bago ka pala sa channel ko, huwag mo naman sana kalimutan mag-subscribe and pindutin yung bell para naman lagi kang updated sa aking mga videos. And of course, mga katismosa, katismosa, kung gusto mo pong mapanood tong videos na to na kung sino man, huwag nyo na rin po kalimutan i-like and i-share yung aking mga videos para yung mga ganitong content mapanood din po ng iba. Kung may mga katanungan po kayo or mga suggestion, gusto nyo gawan ko ng mga videos, mag-comment lang po kayo down below at gagawan po natin ng action hanggat makakaya ko. So ayun mga katismosa, katismosa, maraming salamat po. Mga katismosa, katismosa, magpapaalam na ako. Thank you so much. Bye!